Ayan po ang ating itik pinas, ang dadlang. Ayan po ang ating kulay itim at saka brown po. Ayan po, panoorin niyo po mga ka-idol, mga ka-itik. Ito po yun. Ayan. Ito yung paitugan. Ayan po, mga ka-kano. Hello guys! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating channel dito po sa Itik Farming Davao. And this is me, Leo Songkit from Davao City. And welcome po sa mga baguhan. Welcome na welcome po kayo dito. And sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, guys. And sana po makahingi ako ng favor, paki-like and subscribe sa video natin so that masuportahan natin po yung ating munting channel. Okay. Guys, sa video na to ay create ko lang po kay Sir Arnold Lapinid. Sir, shout out po. Ito na po yung video na ginawa natin sa iyong farm. Ito po si Sir Arnold ay nagbibase po sa United States of America. Ito po yung loyal natin na subscriber po at ito po yung isa po sa inspirasyon natin guys na magbablog, no? So yun po, itong area niya guys, particular na dito located po sa Barangay Guintig, Wayan, Ormoc City. Ako po to ng Leyte guys, no? Mabuti na lang po, hindi na tinamaan ng puding, no? Udit. Okay, yung area po niya guys ay 5 hectares, no? 5 hectares. Tsaka ito po yung mga itik niya. Ito po yung kaniyang itik farming. At saka maganda dito po ay hindi lang itik na nandito. Dito po yung buhaya. Ay hindi, joke lang. Okay po, so dito po yung lahat ang kaniyang Muscovy duck. Meron din po ditong koi. Tsaka meron din po siyang tawag dito yung pabo. Opo. So ito po yung ano niya guys, yung poultry, ang setup po sa kaniyang paitlugan. Ito yung feeder, saka siya po to ng dalawang sako, 100 kilos po dito po nila pa napakain. Bali po yung setup ng kaniyang paitlugan ay para pong setup ng pigiri, no, a pigiri. Naka-piling po ang sa gilid. Safe na safe po to sa mga predators. Yun po. Bali yung kaniyang itik ay kulay itim at saka may brown. Meron po siyang parang gray. So mostly po itik pinas po ito talaga ang kaniyang lahi. Okay. So guys, ang kaniyang mga bibi ay dito po niya pinapagala. Pag araw po dito po niya pinapakawalan. Yung caretaker po niya ang namamahala dito. Kasi po si Sir naka American citizen po siya, no? Saka pinapaubayan niya po sa kaniyang tao dito. Yan po yung kaniyang area. Meron pong tubigan. Sobra naman po kasi sa lawak ng area. Meron pong tubigan po. Yun. Parang lake. Yan po dito po sila kumakain. Ito naman din po yung parang backyard nila guys. Yan po yung sa gilid po. Doon po sila nangingitlog. Bali po pagka medyo masama ang panahon, dito po sila kinukulong. Dito po sila nag-i-stay pag araw.
Yan po, naka-fence po, naka-bakod po ng scene o yung ayan po. Yung set up niya, guys. So, bali yung mga bibi niya, yung mga itik ay isang grupo lang po. Pagka mag-itlog na po dito, yung bibi kasi kusang nag-divide-divide ng itlogan kung saan po yung hindi masikip. Sila na po yung namimili ng kwarto o gusto nila ng aircon. Tsaka maganda din dito, ayan po si Baboy, yung pig. Guys, take note lang po, pagka meron po kayong itik tsaka bibi, mas maganda po pag ihalo nyo po sa isang building, mas maganda mauna po yung baboy. Kasi po yung ingay ng baboy, pagka hindi sanay si itik, malamang magulat. So, yun po din yung disadvantage. Pero to si sir, magaling. Kasi po, inuna po niya yung baboy. So, alam na ng itik na meron po siyang kapitbahay o kapit room. No, kapit room po ba yung tawag dyan. So, dito po, pag kahit maingay yung baboy, hindi na na surprise si itik. Alam na niya yung boses. Ayan po, dami pong layer o inahin si sir dito. Ang kanyang baboy po kay crossbreed po ng hybrid. Makikita naman din po niyo sa kulay. Maganda po yung lahi na din yan po kasi hindi po masakitin. Dito po yung iba, yung hindi pa gustong lumabas, nandito po sila pamalapalagi. Tsaka may inuman, konti guys. Kasi pag sobrang sikip ang area, kailangan po may inuman, painuman. Ayan po yung bali, ang paitlogan din po sa gilid ni Sir Arnold, ilagyan po ng kanilang yung parang yung empty box ng apple o parang crates, no? Crates na plastic ng apple. Bali, hinati. Ayon pong binaon po sa gilid ng pader. Ayan po. So, pagka mag-itlog, dyan po sila mag-lilay. Ayan po. Dyan po sila mag-stay. Ayan po. Pagkagabi, nandito po sila lahat. So, safe na safe po talaga yung mga itik. Yan po yung sa gilid po, sa left side banda, yan po yung itloga ng mga itik. So, hindi na din po na surprise si itik kasi kahit na may manok, basta alam na niya na kaibigan yun. So yun po, dito po yung pinaka terrace ng mga itik ni Sir Arnold. Ayan po, so sa gilid, so sa dulo din po, yun din po yung mga yung lake, guys. Maganda din dito ay meron din siyang yun po, galingan, yung machine DIY na machine. Ayan po, nagka-crack ng gigiling po yan ng nagagaling po yan ng mga corn. Ayan po, nag-mill po ng mga corn. So yan, kasi may mga maliliit pa po katulad nito ni turkey, kasi yun po yung pinapakain nila ng ano, ng mga feeds na sila po nag gumagawa, sila po yung nagmimix. Yun po, maganda pagka meron na po kayong mga hayop, guys. So ito po yung maganda kasi parang si Sir Arnold ay parang integrated farming po to sa kaniyang lugar, kasi po ay meron siyang koi. Tingnan niyo po, ang ganda ng setup din po ng koi pan nila. Yan po yung umagos na water ay nakabaon po, may filter po yun. So, ito yung mga koi niya. Ayan po, malinis na malinis, guys. So, ito po. Ayan po mga koi niya, guys. So, sa mahilig po mag-pet ng mga isda, ito na po yung pagkakataon, lalo na malapit lang po kayo sa area po nila ng Guinti Guayan or Mock City in Leyte.
ay pwede nyo pong mapuntahan tong kaniyang farm. Ayan po. So ito po yung pinaka area po niya, guys. Ito po yun, ang kaniyang lupa ay 5 hectares. Ayan po, lake na po yan. Okay, so this is me, Leo Sungkip. Sana po sa video na to ay nakatulong po. Please subscribe and bye for now.